Praise the Lord. Magandang umaga po at tayo po ay muli sama-sama sa ating live streaming ng ating gawain ngayong linggo. And today is our Easter Sunday. So tayo po ay magse-celebrate at makita natin kung ano yung mensahe ng Panginoon. Lalo na ngayong ang buong mundo ay nakakaroon ng isang napakahigpit na pagsubok o crisis. Kaya mga kapatid, ngayong umaga ay hilingin natin ang patnubay ng Panginoon. And let us all pray. Father, we thank you today. Salamat po sa kabila po ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa aming paligid. Maasahan ka, Panginoon. May mga bagay kaming hindi kayang ipaliwanag. May mga bagay kaming hindi kayang unawain. Panginoon, salamat po. You're still on the throne, O God. Salamat po, Panginoon, sa katiyakang may ginagawa ka, Panginoon. Sa pagkakataong itong nais mo ay manatili kami sa aming kanya-kanyang tahanan. At sa iyo ay manalangin, sa iyo ay tumawag, sa iyo ay magtiwala na may gagawin ka, Panginoon, higit sa aming kaisipan, higit sa aming mga damdamin, higit, Panginoon, sa aming mga plano, higit sa aming mga paraan. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pangunahan mo ang iyong mga anak. Today we celebrate your goodness. And thank God, we have a God who is alive. Isang buhay na Diyos ang aming pinagtitiwalaan, lalo na sa sitwasyon ng aming paligid ng buong mundo ngayong oras na ito. Tinitiwala po namin maging ang salita mo na aming tutunghayan. Salamat po, Panginoon, kay buti-buti mo, Panginoon. In the name of Jesus Christ, we pray. Everyone said, Amen, and Amen, and Amen. Alam niyo po mga kapatid, last week ay nagdeklara uli ang ating Pangulo na makakaroon po ng extended community quarantine. At ito ay in-extend hanggang katapusan ng Abril. No? At minsan natanong natin ano kaya, bakit na-extend pa? No. Bakit kailangan ma-extend pa? Nagpapaliwanag ang ating DOH na kailangan ay ma-contain at ma-flatten yung mga data. At siya mismo magsasabi kung kailangan huminto na tayo. Kailangan i-lift na yung quarantine. Pero ganun pa man mga kapatid, kahit ganito ang sitwasyon, kahit ganito ang paligid, there must be a reason, no? Lagi kong tinitingnan na ang Diyos ay laging merong gustong gawin. Laging merong gustong ipahayag sa atin. At ito yung pagkakataon na makita natin na ang Panginoon ay merong napakagandang layunin. At tinitiyak ko po, mga kapatid, yun ay para sa kabutihan natin. Bagamat ang buong mundo ay walang katiyakan, there are full of uncertainties around the globe, around the world. Pero tayo po, meron tayong katiyakan na mayroong ginagawa ang Diyos. At siguradong maganda yon para sa ikabubuti mo, para sa ikabubuti natin, lalong-lalo na ang sambayan ng Pilipino. Sa umagang ito ay nais kong ibahagi sa inyo at ang oras pong ito ay panahon upang tayo ay makinig ng salita ng Diyos. At sa ating pakikinig ngayong oras na ito ay gusto kong makita natin, no, at maunawaan natin, every time the Word of God is preached, every time the Word of God is being heard, God is doing something. At siya may ginagawa at ito ang ating tutunghayan ngayong oras na ito. I'd like to read the Bible in Matthew chapter 27, beginning verse 45 up to 46.
At ito yung panalangin ng Panginoon, at habang siya sabi ng Bible in Matthew chapter 27, makita natin diyan from noon after until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried in a loud voice, "Eli, Eli, lema sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me? Ito yung isang sigaw na ginawa ng Panginoon. Sabi roon, mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim ang buong lupain. Nang mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lema sabachthani," na ang ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Makikita natin dito ang isang kataga na tayo ay maaring nagtatanong. No? Si Jesus ay sumigaw ng napakalakas, he cried so loud, he shouted, "Ama, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Ito yung nais kong tingnan natin, isa sa mga huling binitawan ng Panginoon nung siya'y nandun sa krus ng Kalbaryo. At napakahalaga na makita natin dito na parabagang ang Diyos ay pinabayaan ng Panginoon at si Jesus ay sumigaw ng isang katagang lubos na punong-puno ng kalungkutan. Punong-puno na ang emosyon at halos ramdam niya yung kanyang sigaw. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Makikita natin dito sa katagang ito na ito ay isang kataga na alam ko po na ito ay intention. Jesus was intentionally forsaken by God. But that is for a divine purpose. May layunin. Merong dahilan. At itong layunin na ito ay napakahalagang makita natin. Alam po natin na ang banal na kasulatan ay nagsasabi doon pa lang sa Psalm chapter 22, ito po yung messianic chapter, ito po yung chapter in Psalm na tumutukoy sa mararanasan ng Panginoon. And I know, alam ng Panginoon ang mangyayari sa kanya. Even before that, alam ko na alam niya yung mangyayari sa kanya. That's why in the Garden of Gethsemane, nanalangin siya, "Pwede ba, Ama? Pwede ba na ang kopang ito ng paghihirap ay lumagpas? Huwag nang mangyari, pero hindi ang kalooban ko." Alam ng Panginoon ang hirap na kanyang dadanasin. And Jesus, intentionally, for God's divine purpose, he was forsaken by God. No? Nakita natin na talagang nanando doon ang pakiramdam ng Panginoon, nando doon yung kanyang magkahalong punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng kita niya na ang kanyang kalagayan, nag-iisa siya. At ang sabi ng banal na kasulatan, makikita natin ang mga layunin kung bakit si Jesus intensyon na para bang iniwanan doon sa krus ng Kalbaryo. Maalala po natin ang sabi ng Isaiah 53 verse 4 and 5. Sabi diyan, "Jesus, surely he took our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God." No? "Stricken by him and afflicted." So, makita natin dito na talagang siya pinarusahan, he was punished para sa atin. And he was afflicted, he was stricken by him and afflicted, but he was pierced, he was wounded for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that was brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed.
Mga kapatid, malinaw dito sa talatang ito ng Bible na si Jesus ay talagang intensyon na parabagang iniwanan doon sa krus ng Kalbaryo for that purpose. Si Jesus ay nandoon, siya po'y pinarusahan para sa atin. Kinuha niyang lahat ng parusa na dapat ang tao ang parurusahan. Lahat ng suffering kinuha ng Panginoon, inilagay sa kanya. Siya'y nasugatan sa, para sa ating mga kasalanan at pagsalansang. At ang sabi ng Bible, no, siya'y nasugatan para tayo gumaling. Malinaw dito na lahat ng nangyaring ito, no, doon sa Isaiah na sinabi doon ay para sa atin. Siya po'y pinarusahan para sa iyo at para sa akin. No, makikita natin isang bagay pa, he was made a curse for us. In Galatians chapter 3 verse 13, ano po ang sabi ng Bible? Sabi ng banal na kasulatan dito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. No? At ang sabi diyan, nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Christ redeemed us from the curse of the law by being a curse for us. Para sa atin, siya'y ginawang sumpa. No? Malinaw dito ang isang dahilan. No? Si Jesus ay napako doon sa krus, damang-dama niya yung hirap, siya po'y pinarusahan para sa atin. Pangalawa, siya'y ginawang sumpa para sa atin. Napakahirap nung kalagayan ng Panginoon. And therefore, he was crying so loud, he was shouting. Daman niya yung pagiging nag-iisa doon sa krus ng Kalbaryo. Another thing, not only that he was punished and was made curse for us, he was made sin for us. Ito po yung pinakamatindi. Sabi ng Bible, si Jesus hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa magitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Si Jesus walang kasalanan, kaya lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko inilagay sa kanya, ang nakikita ng Diyos Ama na siyang Diyos na banal. Yung kasalanan na yon, halos hindi niya matingnan ang ating Panginoong Jesus. Halos hindi niya talagang makita ang Panginoon, sapagkat lahat ng kasalanan ng sangkatauhan ay sinaksak, inilagay. Jesus was made sin for us. Hindi po siya nagkasala, pero kinuha niya yung ating mga pagkakasala. At ang sabi ng Bible, tinuring siyang makasalanan upang sa magitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So makikita niyo rito ang isang katotohanan na ito yung mga dahilan kung bakit sa pagkakataong yon halos absent ang Diyos Ama doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ramdam ng Panginoon, ramdam niya yung kanyang pag-iisa. And therefore, the Bible says, he cried so loud. Jesus cried in a loud voice, Father, my God, why have you forsaken me? Jesus felt the extreme emotional pain of having abandoned or cast away by his Father. He felt the anguish of being completely forsaken by God the Father. Makikita niyo rito ang isang kalagayan, bagamat alam niya, no, na nagkaroon ng prophecy concerning what is going to happen. Ano yung mararanasan niya? Ang sabi ng Bible, nakaramdam siya ng matinding severe mental, emotional, physical pain or suffering of being completely forsaken by God. At makikita natin dito, no, bagamat yung awit na ito'y almost approximately 1,000 years written before the birth of Christ, ito ay alam ng Panginoon. And therefore, that time, sa pag-iisa niya, siya'y napasigaw. Sumigaw siya ng napakalakas. He shouted and cried a loud voice and say, my God, why have you forsaken me? Now,
napakahirap nung kalagayan ng Panginoon, yung nagdaranas ka ng napakahirap, masakit ang katawan mo, masakit ang damdamin mo, pagkatapos yung inaasahan mong nandiyan, wala. O yung inaasahan mo, no, maaaring ito ay yung mahal sa buhay. Naranasan nyo ba, minsan na iniwanan kayo, parang iniwanan kayo sa ere. No, yung inaasahan mo, sasabihin sa iyo, I don't need you anymore. Sasabihin sa iyo na sorry. Napakasakit nun. At that was the same feeling na naramdaman ng Panginoon. He was so in anguish. He felt, no, severely, emotionally, ramdam niya yung hirap. Mga kapatid, ngayong sitwasyong ito, nagtanong din ako, sabi ko, ba't na-extend pa ang quarantine? At marami marahil nagtatanong, ano kaya ang kahulugan nito? Maaring may nagsabi, pinabayaan na kaya tayo ng Diyos? Are we forsaken by God during this global pandemic COVID-19 crisis? Nasaan kaya ang Diyos sa panahon na ito? Iniwanan niya na kaya tayo? Maybe ito yung tanong na napakahalagang maunawaan natin. But I tell you today, I assure you, God did not leave us. Definitely. Of course, He will never leave us. Kahit ano ang sitwasyon sa ating paligid, kahit ano ang ating kalagayan, hindi po tayo iniiwanan ng Diyos. Meron pong layunin na extend ito. Titingnan ko yung mga data, nalulungkot ako. Sapagkat araw-araw, maaring may namamantay sa buong mundo, araw-araw may na-infect. Nagkaroon ng mga extension, nagkaroon ng mga plano ang maraming bansa kung anong gagawin, sapagkat maraming hindi nakapaganda. Ang mga negosyo ngayon ay nag-iisip kung anong gagawin, ang mga business leaders ay nag-iisip kung anong gagawin, ang mga namumuno, mga political leaders, because they were caught unattended this time. Hindi nila alam, biglang nangyari, until this point of time, nobody's ready. Pero mga kapatid, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Naalala ko yung isang kwento, doon sa Mark chapter 4, verse 35 up to 41. Ito ay isang kwento na ang Panginoon kasama mga disciple ay nagpunta sa isang lugar at tatawid sila sa kabilang ibayo, sumakay sila sa bangka. At ang sabi ng Bible, dumating yung pagkakataon, yung bangka na yon ay nagkaroon ng malakas na bagyo. Halos yung mga malalakas na alon ang sumalpok sa kanilang bangkang sinasakyan kasama nilang Panginoon. At sa pagsalpok na yon ay pumapasok yung tubig sa kanilang bangka, nagkagulo yung mga disciple. At sa kanilang pagkakagulo, sapagkat halos yung mga tubig ay pumapasok na sa kanilang bangka, dahil nando doon ang Panginoon, nasa likuran ng bangka, natutulog, nakahilig doon sa isang una, natutulog ang Panginoon. Ginising nilang Panginoon at ang sabi, Panginoon, pababayaan mo ba kami? No? Exactly sinabi nila sa Panginoon. Sabi nila, Guru, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Gising Lord, tingnan mo, lulubog na tayo, gising Lord, matindi ang bagyong ito. Baliwala lang ba sa'yo? Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, tigil! At sinabi sa alon, tumahimik ka! Tumigil na ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon, wala pa rin ba kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha, sabi nila sa isa't isa, anong klaseng taong ito, pati ba hangin at lawa ay sumusunod sa iniutos niya? Mga kapatid, the same situation, marahil sila, ang krisis nila ay storm. Pero huwag natin kakalimutan, sa pagkakataong yon,
Kung ang Panginoong Jesus ay parang iniwanan sa krus, this time yung mga disciple, hindi sila iniwanan, ando doon ang Panginoon. They were never forsaken because Jesus was present. He was sleeping, natutulog doon sa likod ng kanilang bangka, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng storm. Pero ang pakiramdam nila, punong-puno sila ng takot, punong-puno sila, at ang sabi ng Bible, sabi ng Lord, hanggang ngayon, wala pa rin ba kayong pananampalataya? Hanggang ngayon, natatakot pa rin ba kayo? Mga kapatid, ilang linggo na, no? Supposedly, isang buwan tayo sa April 15, and it will be extended up to the 30th of this month. Nakita natin, kailanman, di kayo pinabayaan ni Lord. Nakita natin, ando doon si Lord, na siya nagtataguyod sa inyo, na siya nag-iingat sa inyo, na siya nagbibigay ng lahat ng inyong mga pangailangan. Sabi ng Panginoon, no, marami kasi natatakot pa rin. Sabi ng Lord, ba't kayo natatakot? Hanggang ngayon, wala pa rin ba kayong pananampalataya? Alam nyo mga kapatid, nakikita ko rito, na-extend ito, nagkaroon na extension ang community quarantine. Nakikita ni Lord, madami pa rin ang punong-puno at sinisidla ng takot. Marami pa rin ang mga taong walang pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kaya, mapapansin natin, nung sinabi nila, Lord, baliwala lang ba sa'yo? Tumayo ang Panginoon, bumangon siya, at sabi niya, stop! Pinatigil niya, no? Pinatigil niya, he calmed the storm. Yung hangin, yung bagyo, pinatigil niya. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, kasama natin si Lord. Hindi baliwala itong COVID na ito para sa Kanya, may ginagawa si Lord. At tatayo siya, no? Patitigilin niya ito. Sa kanyang oras at sa kanyang layunin, sa kanyang plano, patitigilin niya ito. One day, this COVID-19 is going to stop and end. But what we are doing right now, do we believe God? Or are we filled with fear? At parang sinasabi natin, katulad kanina, sinasabi natin, nasa kaya si Lord? Pinabayaan na kaya kami ni Lord? Mga kapatid, di tayo pinabayaan ni Lord. In fact, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples wake him up and said, Teacher, don't you care if we drown? Of course, Jesus cares. Jesus is present during our crisis. He will never leave us nor forsake us. Misa tayo, parang ang marami umiiyak ng marami, punong-puno, at sinisidla ng takot at pangamba. Even our world leaders, even our government leaders, even yung mga sektor ng negosyo, hindi nila alam hanggang ngayon what's next, what's going to happen. But I tell you, si Jesus ay nandoon, present in our crisis. He will never leave us, no forsake us. Amen. Hindi kanya iwanan. Andudoon siya. Kaya niya ngang matulog kahit na napakalakas ng storm. Meron ba sa inyong hindi nakakatulog? Meron ba sa inyong gulong-gulo? Meron ba sa inyong nagugulumihanan? Mga kapatid, gusto ko pong marinig niyo ito. Hindi tayo kailanman pinabayaan. Hindi tayo kailanman iniwan ng Diyos. Actually, ang isang magandang bagay na ating mapaniwalaan, ando doon siya sa gitna ng krisis, sa gitna ng mga pagsubok, ando doon po ang Panginoon. At anumang storm ang pinagdadaanan nyo ngayon, anumang hirap, anumang kalagayan, kayang pahintuin ni Lord yan. Now, sa pagdating nitong COVID na ito, today, on the coming of COVID-19, though it's a great storm or crisis hit us, we are not forsaken by God. Ulitin ko,
We are never forsaken by God. And I believe God allowed this thing to happen because we are not forsaken, but we are forsaking by God. You are not forsaken, but you are forsaking. Merong bagay na ginagawa si Lord, and He has to shake you. He has to do something. Meron siyang nakita, and I believe kaya na-extend pa ito at maraming tao hanggang ngayon, no, in many nations of the world, ay talagang tuloy-tuloy pa rin sila sa crisis na ito. May layunin si Lord, inalaw to ni Lord, because He is going to shake a nation, is going to shake a family, is going to shake you and I. No, inalaw ni Lord ito. Now, what do you think? Ano sa palagay ninyo? What do you think Jesus see in us today? At kinakailang ma-quarantine tayo. Really, we are needed to be quarantined for God to accomplish something in us. Kailangan i-isolate niya tayo para meron siyang magawa. And for so many years sa buhay natin, maraming pagkakataon sa buhay natin, no, hindi natin maranasan yung pagkilos ng Panginoon sapagkat meron tayong pinagkakaabalahan, busy tayo sa mga ginagawa natin. But this time, nilock niya tayo. No, naalala ko yung isang kwento, nag-quicken sa akin yung isang kwento. Naalala niyo ba yung alibugang anak, yung prodigal son? Itong prodigal son na ito, no, ang sabi ng Bible ay ayaw na niya na nasa poder ng kanyang tatay. Ang ginawa niya, kinuha niya yung kanyang mana at siya'y nagpakalayo-layo at sinunod niya yung kanyang sarili, ginastos niya yung kanyang pera at siya'y nagliwaliw na iniwanan niya ang kanyang pamilya, iniwanan niya ang kanyang kinabukasan, sinunod niya yung damdamin niya at siya'y nagliwaliw. Dumating yung pagkakataon na ubos yung kanyang pera. At sa pagkaubos ng kanyang pera, sabi ng banal na kasulatan ng Luke 15, nagkaroon siya ng quarantine at yung quarantine niya, inilagay siya doon sa alagaan ng hayop para makakain siya. Kinakailangan na siya ay magtrabaho at yung trabahong available, yung mag-alaga ng baboy during that time. Actually, na-quarantine siya doon at nandoon lang siya sa alagaan ng baboy. Gutom na gutom siya at siya'y nag-iisip. Maraming dumating, alam niyo ba, minsan pagka tayo naka-quarantine, nakakapag-isip tayo. Sino sa inyo during this quarantine nag-isip? Sino sa inyo during this quarantine may mga bagay that came, no, that has come to your mind? At itong alibugang anak na ito, makikita nyo, nag-isip-isip siya. Sabi niya, ba't ako naka-quarantine dito? Pwede naman akong bumalik doon sa bahay ng aking ama, kahit na yung mga katulong doon, nakakain sila, babalik na lang ako. Napag-isip-isip niya, he came to his senses. Alam nyo, maganda itong mensaheng ito. During this quarantine, have we come to our senses? Nakapag-isip na ba tayo? And we don't know. It might be extended. April, May, or June. Who knows? Pero hanggat hindi tayo dubobabalik sa katinuan ng ating kaisipan, hanggat hindi tayo nag-iisip, because I believe may gustong i-accomplish si Lord. At para ma-accomplish niya, kailangan i-quarantine ka muna niya, i-lock ka niya. And I believe God is using COVID-19 to quarantine most and even the nations of the world, every family, so that we come to our senses that we are nothing apart from God. Wala po tayo. Hindi po natin magagawa itong bagay nito. Kailangan natin ng Diyos. At itong alibugang anak na ito, ang sabi ng Bible, nasira ang kanyang buhay, naubos ang kanyang pera sa bisyo, naubos ang kanyang pera sa pagliliwaliw, masisira ang buhay niya, quarantine siya doon sa alagaan ng baboy. Mahirap ang sitwasyon, umiiyak siya.
Halos sa gutom niya, kahit gusto niya nang kainin yung mga pagkain o sapal ng, na kinakain ng baboy. Sometimes God allow us in a difficult situation. God allow us to experience crisis para mag-isip-isip tayo. Ikaw ba itong crisis na ito? Did you come to your senses? Napag-isipan mo na ba ano bang klaseng buhay meron ka? Napag-isipan na ba natin kung ano ang buhay na natin? Na kapag ka hindi ito naayos, mapapahamak tayo. And I believe God is doing sapagat ayaw niyang mapahamak ang maraming tao, lalo na ang kanyang mga anak, lalo na ikaw at ako. Now, God needs to quarantine us. No? Ano-ano yung mga dahilan? No? Bakit kinakailangan i-quarantine? God needs to quarantine us because He wants to do something with our present situation. Pag pinabayaan ni Lord ang sitwasyon ng marami, maraming buhay ang masisira, maraming mapapahamak, maraming magkakaroon ng buhay na hindi maganda. Maraming mga buhay makakaranas ng kaguluhan ng mga pamilya, kailangan ihinto ni Lord. Kailangan i-quarantine. Kung kinakailangan ikulong ka para diyan mag-isip-isip ka ano ang dapat gawin. No, ano po ba yung mga dapat makikita natin na dahilan, no? Ano ba yung gustong gawin? Kasi may nakita si Lord. Number one, nakita niya na yung buhay natin hindi na stagnant na. We are stagnant. Yung buhay natin parang wala nang maayos na pagdaloy, hindi tayo nagbabago, nothing new, no more energy. Hindi yan ang gusto ni Lord. God wants action in your life. Pangalawa, minsan yung pakiramdam natin, we are complacent, the feeling that we have when we are satisfied ourselves. Mabait naman ako, maganda yung trabaho ko, okay naman ako. Sa pagkakataong ito, mag-isip-isip ka. Kala mo okay ka na. Kala mo lang yun. At ito yung marahil, yung mga tao, kontento na sila, okay naman ako, hindi naman ako nang aagrabyado ng tao, mabait naman ako. Mga kapatid, hindi yan. Kaya minsan kina-quarantine para mag-isip tayo, hindi yan ang dapat mangyari sa buhay mo. And so many times, number three, makikita natin, we trust and we depend on ourselves. Sarili lang natin. Magaling ako. No? We depend on ourselves. Ang isang bagay pa, number four, no, nagkakaroon na tayo ng spiritually tamad na tayo. Nagkakaroon ng dryness and bankruptcy in our spirit. Hindi yan ang gusto ni Lord. May nakikita siya at kailangan i-quarantine tayo so that God will address our situation. He will accomplish so that He can change something in you. Kasi puro tulog na lang tayo spiritually, no? Tamad na tamad tayo spiritually, tamad tayong manalangin, tamad tayong magbasa ng Bible, tamad tayo, nababankrupt tayo spiritually. And another thing, our situation na nakikita ni Lord, we lost our focus. Wala na yung focus natin. Imbis na nandun tayo sa gawain ng Panginoon, imbis na ginagawa natin, kung ano-ano na lang ang ginagawa natin. We lost our focus. And we begin to love the world and the things that are in the world. Nakita nyo, mas mahal natin ang mundo. Ngayon, kailangan i-quarantine tayo. At makita natin, sino ba talaga yung mahal natin? Sino ba yung binabalyo natin sa buhay natin? We lost our devotion. We lost our passion for God. We lost our connection with God. Wala na tayong time sa Kanya. And lastly, no, nakita ni Lord yung sitwasyon, wala na tayong connection, wala na tayong panahon sa pamilya. Natutuwa ako, isang maganda rito, ang mga pamilya ay sama-sama, walang magagawa kundi magsama. Minsan, dali natin gumawa ng dahilan, gagawin natin busy yung ating sarili.
Pero ngayon, kayong dalawa, kayong mag-asawa, magkakakitaan, kayong mga anak, tatay, nanay, magkakakitaan araw-araw. Dito sa Pilipinas, almost 30 days na, 1 month na. And another 15 days, or maybe another 15 days, pag hindi pa naayos ang pamilya, pag hindi pa nagkaroon at napag-isip-isip mo, mahalaga ang pamilya, mahalaga ang iyong asawa, mahalaga ang iyong anak, mahalaga ang iyong reaksyon sa Diyos, mahalaga na patatagin, hanggat hindi mo na pag-iisip-isip yan, maaring ang quarantine tumagal pa. And God gives you time. God allows you na yung oras na yun, you have to come to your senses. Kaya tayo quarantine ni Lord. Kaya ito pinadana sa atin ng Panginoon upang maisip natin, aba, mahalaga pala yung asawa ko, mahalaga pala yung pamilya ko, mahalaga pala yung aking pagmamahal sa Diyos, yung time ko. Ang dami mga oras ko, sa iba ko lang nagagamit. That's why you are in quarantine. Now, today, I tell you, God needs to shake us. And during this quarantine moment, this is the time that God locked us down so that God can easily shake us. Di ba minsan, para matauhan ka, kailangan aluging ka. Hello! Kailangan shake ka para matauhan tayo, para mapag-isip-isip natin yung mga pinagagagawa natin sa buhay natin. Minsan, tiwala natin, sarili na lang natin, tiwala natin doon sa kakayahan natin, sa trabaho natin, wala na sa Diyos. And therefore, during this quarantine moment, God has locked us down. God has really put us into this situation so that He can easily shake us. Minsan, lagi mo tinatanong, kailan kaya ako makakalabas dito? Kailan kaya ako babalik sa trabaho ko? No one knows. But we take this opportunity, the best gift na binigay ni Lord sa atin during this crisis is time. This is the time to think deeply. This is the time so that we can think and realize na merong layunin si Lord sa situation na ito. Now, you are not forsaken. You are forsaking. Ulitin ko. You are not forsaken by God. But I understand you are forsaking. You and I, no? Tayo po'y nilaka para ishake tayo ni Lord. Are you ready for this shaking? You are locked up for shaking purposes. God will shake us today. The very first reason why God is shaking us, really to shape us into the person He wants us to be. When we speak of shaping us, God wants to change our life. Isa, kontento ka na, okay ka na kamo, ganda naman ang work ko, ganda naman ang buhay ko, okay naman. Now, ang nakikita ni Lord sa iyo, hindi okay. Kaya nga gusto niya baguhin tayo. Gusto niya ayusin niya yung buhay natin. Gusto niya tayo ay i-remodel, gawin tayo na isang buhay. Sabi ni Lord, ako'y nagpunta sa lupa, hindi para katulad na magnanakaw para sirain, wasakin. Sabi ni Lord, I have come that you might have life and have it to the full. Ito yung gusto ni Lord. Kaya nga tayo ay talagang binibigyan ni Lord ng pagkakataon, no, para tayo ay hubugin ni Lord. Para ayusin ni Lord yung buhay mo, and you are you willing? God is going to transform your life. Sabi ni Lord diyan in Romans 8:28, in the Passion Translation of the Bible, so we are convinced that every detail of our lives is continually woven together to fit into God's perfect plan of bringing good into our lives. Wow! No? Inaayos niya, no? Tinatahi-tahi niya yung buhay natin, inaayos niya.
para doon sa magandang plano at dalin tayo doon sa mabuting bagay sa buhay natin. Napakaraming pagkakataon na tayo na nasunod sa sarili natin. Napakaraming pagkakataon na tayo na ang gumagawa para sa atin. Now, pwede ba mabuhay naman tayo doon sa gusto ni Lord, sa kanyang disenyo, sa kanyang purpose? Because all things are happening, all things are happening even in the midst of crisis for your good. Para sa ikabubuti natin. Therefore, you are locked up. God is going to shape you. God is going to change you. God is going to mold you. God is going to transform our lives. Gusto mo ba na baguhin tayo ni Lord? So, yun ang unang dahilan. Why we are locked up? No? Why we are locked up for shaping purposes? Number one, to shape us. Ano po yung pangalawa? God is going to shake us to separate us from our attachment to the things of the world. Nakita nyo, minsan yung tayo ay merong bigas nung unang panahon. No? Pagka yung bigas ay madumi, lalagay sa bilao, yung po'y i-shake, no? I-stir, i-shake. No? Ang another word is sifting. No? Inaalis yung ipa. Itatapat mo sa hangin. Pagka yung ginanyan, yung bilao, humihiwalay yung dumi. Alam nyo, napakahalaga yung shaking purposes ni Lord na ito ay para i-separate tayo. Masyado na tayong attached sa mundo. Kaya pag nawala yung mundo, nandoon, maari yung trabaho mo, yung gustong-gusto mo, pagka nawala, sama-sama ng loob mo. Now, God is beginning to detach you from the Word. Ano po ang sabi ni Lord dito? Sabi ng Bible in 1 John chapter 2 verse 15 to 17, "Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world." Masyado tayong connected. Kaya pag nawala yan, sama-sama ng loob natin. Ang dami pong nawalan ng trabaho, ang dami pong nawalan ng negosyo, ang dami pong nawalan, maraming nawala sa kanila. Kaya marami tao masama ang loob. But I tell you, in verse 17 it says, "The world and its desire pass away." Nawawala po yan. Now, nilakap tayo. For the purpose, God wants to separate us. Tanggalin tayo doon sa attachment natin. Kasi masyado na tayong attached sa mundo. At malimit, wala na yung Diyos sa buhay natin. Wala na yung at di tayo nakakapag-isip kung ano yung dapat natin gawin. And God needs to detach us. Yung attachment natin, tanggalin tayo ni Lord. I-separate tayo. Ito yung purpose ni Lord sa buhay natin. Minsan yung pagmamahal natin nandoon na sa mundo, yung pagmamahal natin doon sa mga bagay sa mundo. Ang daling mag-excuse, wala kang panahon sa Diyos kasi busy ka sa work mo, meron kang pupuntahan, may gagawin ka, meron kang aatinan na kung ano-ano. But this time, wala ka nang magagawa, nilakap ka ni Lord, nandiyan ka sa bahay mo para mag-isip-isip tayo, we can come to our senses that we need not the Word. We need to detach ourselves and begin to see God. So yan yung isa dahilan na tayo po ay nilaka para i-separate tayo, no? At tayo po ay magsimulang tingnan na lahat ng bagay pwedeng mawala sa isang kisap mata. Alam nyo ba yung mayaman ngayon? Bilyon-bilyon ang nawala kada araw. Bakit? Sapagkat sabi ng Bible, the word and its desire pass away. So, ito po yung isang dahilan. No? Now, you are locked up for shaking purposes. Number three, God will shake us to steer our faith and bring us back to our purpose and vision. Kasi nalayo na tayo sa vision natin. Puro ambisyon na lang.
and that leads to distraction. Wala na tayong vision, wala na tayong purpose sa buhay natin. And God is going to steer. No? Nakita nyo yung mga paghalo? Kasi naging stagnant ka na, na-stack up ka na. Nagkaroon na ng dryness and bankruptcy. And you need to be still. Kinakailangan haluin para ibalik tayo to our purpose. Ibalik tayo sa pagkakatawag ni Lord sa atin. Ibalik tayo doon sa mahalagang mahalaga sa buhay natin. Ano po ba yung mahalagang mahalaga? Sabi diyan ng Bible, Jude chapter 1 verse 20-21, "But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith." Pinapalakas ba natin yung faith natin? Pangalawa, praying in the Holy Spirit. "Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life." Mga kapatid, yan po yung kailangan nating gawin ngayong araw na ito. Sa mensaheng ito, nilalakap ka ni Lord so that you can build your faith. You can strengthen your faith. Ini-steer ka ni Lord so that He will bring you back to your vision. He will bring you back to the purpose of your life. Kasi maraming panahon, nalayo ka na. Kung ano na ginagawa mo. Maraming panahon na marami kang pinagkakaabalahan ngayon. Tinigil lahat ng Diyos yan. So that you can focus on the Lord. You can set your affection on things above and not on things on earth. So, yun yung mga dahilan. Now, I tell you, no, today, magugulat ka, even the earth was shaken by God twice. No? The earth was shaken by God twice to settle our salvation once and for all through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. May kita nyo doon sa account ng Bible ng Panginoon ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo hanggang siya'y mag-resurrect. No? Niyanig ni Lord, nagkaroon ng earthquake, nagkaroon ng pagyanig para masettle through the death and resurrection of Jesus Christ, masettle yung salvation natin. Magkaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan natin. Now, papansin ninyo, gusto ko ibahagi sa inyo, na napakahalaga ng kamatayan at ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Makikita natin in Matthew chapter 27, verse 50-51, yung earth was shaken when Jesus died. Sabi diyan, muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing, yung veil ng templo, mula itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato, nagkaroon ng pagyanig. Now, nung mamatay si Jesus, nagkaroon ng pagyanig, napakalakas, no, sumigaw siya. At ang sabi niya, no, "It is finished." Ang sabi niya, marami siyang sinabi sa kanyang huling salita. Sabi niya, "Into your hands I commend my spirit." Lahat ito sinigaw niya. At pagkatapos nun, sabi ng Bible, biglang nahati ang tabing ng templo mula itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa. When Jesus died, it happened. Nagkaroon ng pagyanig. Sobrang kapangyarihan at ito'y nagpapatunay ng kamatayan ng Panginoon. Napakahalaga para sa kaligtasan natin. He died. At itong layunin ng Panginoon ito, yung kamatayan ng Panginoon na ito, makikita natin, napakahalaga para sa buhay nating lahat. Sabi ng Bible in Matthew 27, sabi ng verse 45, "From noon until 3 in the afternoon, darkness came all over the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried with a loud voice, 'Eli, Eli, lema sabachthani,' which means, 'My God, why have you forsaken me?' When some of those standing there heard this, they said, 'He's calling Elijah.' Immediately one of them ran and got a sponge. He filled with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. The rest said, 'Now leave him
alone, let's see if Elijah comes to save him. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. The earth was shook. The earth was shook or the earth was shaken para patunayan yung kamatayan ng Panginoon ay napakapangyarihan. Another thing, pangalawa, the earth was shaken when Jesus resurrected. In Matthew chapter 28, verse 1 to 8, makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbukang liwayway nung unang araw ng Sanlinggo. This Sunday, parang ngayong araw na ito, no, yung Sunday na yon, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tignan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol. The earth, no, nagkaroon ng paglindol na malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang bato na katakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Pinipigilan, no? Sinarhan yung libingan at makikita natin dito, hindi kayang pigilan ang pagkabuhay na muguli ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, hinahanap nila si Jesus. Ang sabi ng anghel, wala siya rito, huwag niyong hanapin ang buhay sa mga patay. He is risen. At ito yung kapangyarihan na sinasabi ni San Pablo in Philippians chapter 3 verse 10. Sabi niya, that I may know Him and the power of His resurrection. The earth was shaken when Jesus died. The earth was shaken when Jesus resurrected. To show us, para ipakita, no? Para maranasan natin na yung kaligtasang tinanggap natin once and for all, it was settled. Mga kapatid, ngayong umaga, gusto ko pong makita natin ang katotohanan na si Jesus ay nabuhay na maguli. Yes, namatay siya para sa katubusan ng ating kasalanan. But He was resurrected. No? Na siya'y nabuhay na maguli at ito po'y napakahalaga. Kaya ang sabi niya, it is finished. Naganap na. Tetelestai. Na naganap na. It was a shout of victory, no? Of His accomplishment, of His mission. Our salvation is completed through the death and resurrection of Jesus Christ. I'd like to point out, no, equally important, no, talagang yung kamatayan ng Panginoon ay napakahalaga para sa redemption natin. Pero yung pagkabuhay na maguli ay napakahalaga para seluan itong kaligtasang tinanggap natin. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, beginning verse 15, if Christ has not been raised, then our faith is futile. Baliwala, walang kwenta yung ating panampalataya kung si Jesus ay hindi nabuhay mula doon sa mga patay. Sabi ng 1 Corinthians 15, verse 17 and verse 19. Or useless yun, no? At tayo daw ay nananatili pa rin sa kasalanan at tayo po'y kaawaan kung si Jesus ay hindi nabuhay na maguli. Minus the resurrection that continues to be unabated invisible finality, and it does so as the wages of sin we so justly deserve. Certainly, without the death of Christ, there is no salvation. There is no redemption. But then, neither is there any salvation without the resurrection. So, magkasama po yun. Si Jesus ay namatay, but on the third day, He was risen from the dead. Kaya sabi doon, wala na siya rito. Huwag niyong hanapin. He's risen from the dead. Wala na yung hinahanap niyo rito. Wala na siya sapagkat ang Jesus na ito, sabi ng Bible, ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. We celebrate the resurrection Sunday today. Yung Diyos na nakilala mo'y nabuhay na maguli. Hindi siya nanatili sa libingan. Hindi siya nanatili sa krus. Nabuhay ang Panginoon.
para patunayan sa atin, tapos na yung kaligtasan natin, hindi na natin dapat paghirapan. Ito yung pag-isipan natin. Let's come to our senses that Jesus already paid the penalty of our sin. Jesus redeemed us from the curse of the law. And if He finished, He completed it. And once and for all, tayo naligtas at tayo binuhay mula doon sa ating mga pagkakasala o pagsalansang. Mga kapatid, mahalaga ngayon, ilang mahal na araw na ang dinadanas ng buong mundo. Hanggang ngayon, hindi nila naintindihan na ang pagtubos ni Lord tapos na. Hindi na dapat paghirapan. Manampalataya tayo doon sa kamatayan ni Lord, doon sa krus ng Kalbaryo, at siya'y binuhay mula sa mga patay. Tapos na yung ating kaligtasan. Ang gagawin lamang natin, lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, ngayong oras na ito, tayo po'y mananalangin. Lumapit ka sa Panginoon. Lumapit tayong lahat sa Diyos. At ang Diyos ay tatanggapin tayo. Ito yung panahon na huwag nating palagpasin. Mga pamilya, mga kapatid, sa araw na ito, wala natin palagpasin. This is the Sunday during this crisis na hindi natin dapat palagpasin. This is the our opportunity to come to God and say, Lord, I need you, Lord. I come to you. I submit my life to you. I surrender my life to you. Please forgive my sins. Napag-isip-isip po na, Panginoon, nagkamali ako. Ang dami kong oras, panahon na hindi pinagkaloob sa iyo. This time, I come to you, Lord. Ibinibigay ko, sinusuko ko aking sarili. Tinatanggap ito sa puso ko. Ikaw nang maging Panginoon ko at sariling takapagligtas. Mga kapatid, if you pray this prayer, Jesus will enter your heart. At ito yung pinakamagandang alaala ng crisis na ito, na hindi natin pinalagpas yung pagkakataong ibigay natin yung ating buhay, tanggapin natin si Lord sa puso natin, aminin natin na kung wala siya, we are absolutely nothing. Right now, abang tayo po'y nananalangin, inaabot po kayo ng Panginoon. Inaabot niya lahat ng agam-agam, lahat ng alinlangan, lahat ng takot na meron tayo. Inaalis ng Panginoon yan at binibigyan tayo ng katiyakan meron siyang ginagawa para sa ikabubuti natin. You are not forsaken. Maybe God is shaking you today so that you will come to your senses. And even the earth was shaken para pakita sa atin yung ginawa ng Panginoong kamatayan at kanyang pagkabuhay na maguli ang siyang ating mapangahawakan, buhay ang Diyos sa pinagtiwalaan natin ng ating mga buhay. We are saved. We are not forsaken. We have a new life in Christ. And today we celebrate. Panginoon, pagpalain mo yung aking mga kapatid, tanggalin mo po yung takot at pangamba, tanggalin mo yung mga bagay na gumugulo pa sa isip namin. At this is the very time, Panginoon, na samantalahin namin, kami lalapit sa iyo, kami, Panginoon, ay magpapakwarantin sa iyo, at kami mag-iisip-isip, Panginoon, kami, Panginoon, ay iahayaan namin kami, Panginoon, ligligin mo kami, i-shake mo kami, Panginoon, so that we can see the beauty of what you're going to do sa buhay namin, Panginoon. Father, bless everyone. Bless our listener today. Abutin mo ang iyong mga anak. At sa iyong kapangyarihan, pagpalain mo po sila. Salamat po sa iyong mensahe. Hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami iniwanan. Maaring kami sinake mo, niliglig mo kami, inalug mo kami. Panginoon, salamat po. Kami po'y bumalik sa katinuan ng aming isip that you alone that we need, Lord. Bless everyone today. Thank you for your revelation. Thank you, Lord. Ikaw ay nabuhay na muli. Hindi ka na natiling sa ribingan. Ikaw ay nabuhay na maguli para sa amin. And today we celebrate. Thank you, Lord, sa araw na ito. Pagpalain mo ang lahat. Salamat po sa iyong kabutihan.
Mga kapatid, sa oras na ito, ang mensahe napakalinaw. Kahit kailan, hindi ka pinabayaan ni Lord. The Lord is telling us, sinasabi ng Panginoon sa ating lahat ngayong oras na ito, patuloy niyang sinasabi sa atin. Sabi ni David, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, nor begging, nor their children begging bread. They are always generous and lend freely, their children will be a blessing. Mga kapatid, hindi po tayo mamamalimos, hindi tayo pababayaan ni Lord. Huwag ka mag-alala kung hindi nakarating ang tulong sa iyo. Huwag ka magalit kung hindi nakarating sa iyo ang tulong galing DSWD. Iba ka na mag-isip, anak ka ng Diyos. Sabi nila, wala kahit kailang pinabayaang mga anak niya, matuwid na mga anak niya nagtitiwala sa Lord, o maging yung kanilang mga anak ay namamalimos ng tinapay o ng pagkain. Kaya kang itaguyod ni Lord. Kaya kang i-bless ni Lord. Kayang i-preserve ni Lord yung trabaho mo. Kayang i-preserve ni Lord yung kalagayan mo. And I'm speaking right now. Huwag kang mag-alala. Pinagaganda lang ni Lord. Pagdatapos ng lahat na ito, babalik ka, mas magandang trabaho para sa iyo. Mas magandang buhay para sa iyo. Mamamanis mo ang buhay mo. Ayusin mo ang buhay mo. At iisipin mo na si Lord ang mapapala sa iyo at sa iyong pamilya. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon ngayong umaga. Akin pong idadalangin, sa oras na ito, tanggapin niyo po. Now unto Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to the power that is at work within us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen and amen and amen. Mga kapatid, tanggapin niyo po, idinadalangin ko, tanggapin niyo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama. Dumaloy sa inyo ang umaapaw na pagpapala ng Diyos Anak at ang matamis na paipisan at pagsama ng Diyos. Sumain niyong lahat sa inyong buong pamilya ngayon, bukas at magpakailanman. O Father, for Thine is the kingdom and the power and the glory now and forever. Amen and amen and amen. Pagpalain po kayong ng Panginoon, mga kapatid. I will see you again next week. We don't know, but one thing for sure, we have a God who did not remain on the tomb and on the cross. He was risen from the dead. Buhay ang Diyos mo at meron kang pangahawakan. Meron kang paninindigan na ang Diyos ko'y buhay and is still on the throne. He is control. Even in the midst of crisis, the Lord is there. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat po. I will see you again next week. God bless all of you today. Hallelujah. See you again. At tayong lahat ay pinagpala ng ating Panginoon.